kailangan. So hindi dapat po doon, kaya po yung sinabi din upang maiwasan yung mga bagay na nakapagdulot po sa atin ng anxiety. Na nakakawala po yung mga anxiety natin sa buhay, yung mga worry natin sa buhay, okay, ay hindi nakakatulong upang ma-establish ang kapayapaan sa puso natin. Naalala ko po, mayroon po kayong pinoser na na huwag kang mag-worry. Tatapos sir, meron doon sa baba, may quoted pa. Now, gusto ko pong ibahagi sa inyo. Prayer warrior. Kung may, lahat tayo ay may mga pinagdaraanan sa buhay. Hmm. Mga pagsubok, problema. Let us come in prayer. Be a warrior, not ang a warrior. Ang solusyon po ay be a warrior, yes. Not a warrior. Be a warrior, not a warrior. If God is with tama us, who can be against us? Romans 8:31. Yes. Be a warrior, not a warrior. Warrior. Yes. Ano yung warrior? First, be a warrior for yourself. Alam nyo sir, yung warrior, hindi porque, alam nyo mga kapatid, pag sinabing warrior ka, hindi ka laging nananalo sa gyera. Hindi nangangahulugan na kapag warrior ka, ay lagi kang panalo sa gyera, hindi po yung punto ng pagiging warrior. Pag sinabing warrior, it means he or she contains the true spirit of being a fighter. Taglay niya yun. Na manalo o matalo, sir, laban. Hindi aatras. Ganun yung buhay natin. There is no time to turn back. Walang dahilan, walang rason para tayo tumaligod. Dahil lamang sa mga problema. Kung meron po sa amin ngayong nanonood o sumusubaybay sa amin ni Sir Bong, na may mga mabibigat po kayong pinagdaraan ng problema. Problema sa relasyon sa loob ng tahanan. Pangalawa, baka wala kang love life. Biro na. sabagay, problema na rin po yan. Isali na natin problema yan, sir. Okay? Pero mamaya may solusyon yan eh. Problema sa pera, problema mo sa relasyon sa loob ng tahanan, mga kapatid, between magulang, mga kamag-anak. Problema sa trabaho, may crisis, may pandemic, yung pinagtatrabahoan nating mga companies, maring nagsara. Isa lang pong solusyon dyan na itinuturo sa atin ng Lord. Matthew chapter 7, verse 7, para magkaroon tayo ng kapayapaan po sa ating mga sarili at matagpuan natin sa ating Panginoong Jesus ang tunay na kapahingahan ng ating mga kaluluwa. We must know first kung ano yung tunay nating mga kalagayan sa harapan ng Diyos. Anong dapat natin gawin? Panalangin. Matthew chapter 7, verse 7. Ito sa isa sa mga paboritong, ano ko to eh, yung na pinakapaboritong verse. Welcome, sis Daf Hermosa, watching us live. Salamat mga taga Middle East na OFW, mabuhay kayo dyan. Kahit na medyo malungkot yung buhay ngayon dahil pandemic, huwag kayo mag-worry dyan. Be a warrior, not a warrior. Ya, di ba, sis Daf? Nandami yan palagi. Yan palagi yung ano natin eh. Yung sinasabi sa ating mga kapamilya at saka yung paghingi. Huwag kayo mahiya. Ito sinasabi. Ito na. Paboritong verse natin, Matthew 7, 7 to 12. Itong, ano po, pinakapaboritong verse talaga. Ito. Basahin natin. Mababasa nyo na rin sa wall natin, mga kapamilya natin na walang mga Bible dyan. Matthew 7, 7. Tama, Pastor, no? Matthew 7, 7. Yes, sir. Okay, ito. Ito yung sinasabi. Humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin ninyo sa Kanya ang hinahanap ninyo at makikita ninyo kumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Amen. Yan po sinasabi. Napakasimple lang po pala ng gagawin natin. Humingi kayo sa Diyos. Kumatok tayo sa pintuan. Hanapin nyo sa Kanya. Yes. Hinahanap ninyo. At makikita nyo. Humanap daw tayo sa Kanya. Kumatok kayo sa Kanya. Hanapin natin. At pagbubuksan kayo. Ang amen. Ganda sir nung sinabi, hanapin, yes. Hanapin ninyo sa Diyos. Hindi sa tao. Yeah. Kasi minsan sir, pag sa tao natin hinanap, minsan, sa totoo lang, nakakalungkot kong isipin. Bibigo tayo. Maging yung mga taong akala pa natin minsan yun ang makatulong sa atin, yun pa pala yung magpapahirap sa atin. Masasaktan tayo. It's hard, you know? It's hard. Yes. Totoo yan sir eh.
Akala mo, kakampi mo, kaibigan mo na, yung pa, yun pala ang unang, yun pang sasakit ng, mananakit ng kalooban. Oh, grabe yung, it's hard, you know? Kaya ang Biblia, may pinapayo sa atin. Oh. May pinapayo sa atin ng Biblia. Oh. Kung hahanap daw tayo, huwag tayong humanap sa tao. Sa Diyos tayo humanap. At ang sabi niya, ipagkakaloob sa atin, ibibigay sa atin ang lahat po nating ihilingin. Hmm. Kumatok, sabi niya. Kumatok tayo. Saan? Yanigin po natin. Yanigin natin ang ating pananampalataya at panalangin ang trono ng Diyos. Hallelujah. At makikita po ninyo, ibibigay ng Diyos ang katugunan sa bawat isa. Sir Bong, ito po yung ano eh. Yung sa kontekstong ito, meron pong isang sinabi, yung verse 11. Sir, pwede pong pakilagay po dyan yung verse 11 sa ating pong wall. Okay. Ang Matthew chapter 7, verse 11. Okay. Matthew 7, verse 11 tayo. Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya. Amen. Amen. Ibibigay niya ang lahat ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya. Ano pong sabi ng Matthew chapter 11 kanina? Verse 25. Come unto me. Magsiparito kayo sa akin, kayo mga nangabibigatang lubha sa inyong mga pasanin at kayo ay aking pagpapahingahin. Ang solusyon po sa maraming problema ay isa lamang. Ang ipagkatiwala natin ito sa Panginoon, dalhin natin ito sa kanya sa panalangin. Maraming tao, sir, na kapag may problema sa halip na manalangin, even Christians, madalas dito sila bumabagsak, nagkakaroon sila rito ng feel. Sa halip na magkaroon ng kapayapaan, dami kaya hong Kristiyano na kapag nabigat na sa problema, nagwawala, no? Nagbabasag, no? Naghahagis ng gamit, akala mo buong barangay kaaway, yun pala, may problema lang na konti. Parang ganon. Hahamunin na yung mga pinakasiga, kung sino masiga rito, parang ganon. Yun pala, late lang ng problema. No? Girlfriend na pala, iniwanan. This is the word of God. Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya. Ay pastor, mayroon pong nangangatwira ng ganito, pwede kayong mangatwira ng ganito dahil madalas pong marinig ko ng katwira na to. Pastor, tagal ko nang hinihingi yung isang bagay kay Lord, hindi naman binibigay sa akin eh. Ulitin ko po, let me remind everyone na ang sagot sa panalangin ay pwedeng maging yes kung ito ay karapat-dapat sa iyo. Ang sagot sa panalangin ay pwedeng maging no kung ito ay hindi kalooban ng Diyos para sa iyo pero gusto mo. Kahit na gusto mo yan pero hindi kalooban ng Diyos, wala. Third, wait, for there is a right time for everything. Maaring yung ipinapanalangin mong bagay ay tila isang sanggol na pinagbubuntis o pinaglilihi pa lang. Hindi pa dumarating yung kanyang kapanganakan, pero dahil sa kapanalangin mo ng kapanalangin, grabe ang tiyaga mo sa panalangin, hiningi mo sa Panginoon ng hiningi, mabibigla ka na lang, andyan na pala sa'yo. Naghihintay lang pala ng tamang pagkakataon. Mga kapatid sa Panginoon, nais ko pong ipaalala sa atin na kung anuman ang mga pagsubok at problema na pinagdaraanan po ng bawat isa sa ngayon, ang solusyon ay isa lamang. Huwag kang lalayo sa ating Panginoon. Kung papaano kang dumadanas ng mabibigat na pagsubok at mga problema, mas lalo po tayong lumapit sa ating Panginoon. Pangalawa, huwag mong sarilihin ang problema mo. Sabihin mo kay Lord. Ipagtapat mo sa Kanya. Alam niyo sir, ako minsan pag nagpipray, para akong bata eh. Para hubang bata na, yung batang nagsusumbong sa isang ama.
Ganun ako minsan mag-pray. Sinasabi ko sa Panginoon kung ano yung kalooban ko. Sinasabi ko kay Lord. And then sasabihin ko sa Panginoon, Lord, sabi mo sa ganito. Ganun po ako mag-pray. Panginoon, yung mga bagay na to ay wala at hindi ko makakaya kung hindi mo ako sasamahan. Yun yung importante, yung samahan tayo ng Panginoon. Mga kapatid, at sa mga kaibigan natin na nakikinig po sa ngayon, si Kristo ang tunay na solusyon sa ating mga problema. Hindi alak, hindi barkada, hindi chismis. Minsan ho, kung saan-saan tayo nagkukwento ng ating mga problema, ang nangyayari tuloy, nachichismis pa tayo. May problema ka, halit na magdalhin mo sa Panginoon sa panalangin, kwento ka sa kanito, kwento ka sa kapitbahay, kwento ka doon. At pagkatapos yung problema mo, lumala, kumalat, may mga tao na sa halit na ipanalangin ka, hindi ka naman maipapanalangin, nakadagdag lang po sa problema mo. Bakit? Kasi po hindi natin ginawa ang tamang solusyon. Ang tamang solusyon sa problema ay ang tuhod. Lumuhod tayo sa Panginoon. Iluhod mo sa Diyos, ilapit mo sa Panginoon. Ipagkatiwala natin sa Kanya, sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 7. Bakit natin ito ipagkakatiwala kay Lord? Sapagkat si Jesus ang tunay nating kapahingahan. Si Jesus ang kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Si Jesus ang ating resting place. Hallelujah, purihin po ang Panginoon. Philippians chapter 4 verse 13. Aklat ng Pilipos tayo. Pamilya. Okay, 4:13, Pastor, tama na? Yes, sir. 4:13. Kaya, kung harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Ganito pala. Kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Amen. Tama yung sinasabi niyo, Pastor, kanina. Amen. Minsan, sir, aminin natin minsan yung sitwasyon na sa atin bilang tao. Actually, kahit sa amin pong mga pastor, sir, dumarating ang punto na parang ang sarap ng mag-give up. Suko na. Ilang beses ko na rin naranasan yan. Parang hindi na natin kaya. Umabot nga ako sa point talaga na Apo. Yun bang sobrang depressed na. Yes. Kumbaga nasa level 3, level 3, level 4, kung hanggang level 5 siguro. Nasa 4 na ako na level ng depression. Wala po. Oo. Doon ako. Ako, sir, magiging ipokrito ako na sa mga nakikinig po sa atin, magiging mapagkunwari akong sasabihin ko sa inyo bilang pastor na hindi ko naranasan ang ma-depress sa ministry. Ang dami ko rin pong pinagdaanan sa ministry, sir, na depression. At lalo na po sa kalagayan bilang pastor. Minsan may mga saloobin ako na tanging ako na lang na kahit sa mga leaders ko sa church, ayaw kong sabihin sa kanila yung nakikita at bigat ng problema ko. Ako na lang personal at ang Panginoon. At minsan ho, dahil nga sa depressed tayo, gusto natin suluhin yung problema. At minsan, nasasabi natin, Lord, give up na ako. Hindi na kaya. Pero kung kalooban mo pa, minsan nasabi ko, Sir Lord, kung kalooban mo pa akong magpatuloy, bigyan mo ako ng kalakasan. In this verse, sir, lagi kong nire-recite sa bibig ko. In the midst of my trials and depressions sa ministry, lagi kong sinasabi, eto po, but God, I can do all things because of you. I can do all things through Christ who strengthens me. Ang lahat ng bagay ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Wow, napakaganda pong sabihin. Si Lord, pag nag-sustain ng kalakasan, perfect. Grabe. Si Lord, kapag sinustain niya ang ating kapayapaan sa
puso that is a perfect peace, tamang kapayapaan. Kapag si Lord, sinabi niyang tumayo ka, hindi ka lang niya sasabihan na tumayo, kundi iaabot ni Jesus ang kanyang kamay sa iyo para ikaw ay bangon sa panahon ng pagkalugmok kapag ikaw ay naroon pong nararanasan pag-down sa buhay. I-raise up ka ni Lord. Iaabot niya sa iyong kanyang makapangyarihang kamay. Tutulungan kanyang tumayo. Hawak kanya sa kanyang mga kamay. At itatayo kanya. Ganun po ang ating Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid, sa Romans chapter 8 verse 32, na hindi ipinagkait ng Ama kahit ang kanyang anak na si Jesucristo para sa atin. Gaano pa kaya ang ating mga maliliit na kahilingan? Ulitin ko po ang Romans chapter 8 verse 32. Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin, okay, kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ang kanyang anak? Napakasimple po, hindi raw ipinagdamot ng Lord. Romans 8:32. Hindi niya ipinagkait even si Jesus para sa atin. Amen. Gaano na lang daw po ang ating mga simpleng kahilingan? Okay. Gaano na lang daw po ang simple nating mga pangangailangan? Hindi ba kayang ibigay ng Lord? Ang sagot po, kayang-kaya. Magtiwala lamang po tayo sa Kanya. Sa Kanya lang tayo laging lalapit. Sa Kanya lang po tayo laging humanap ng kapahingahan. Siya ang tunay na pastulan na kapag tayo ay naroon sa pastulang iyon, makakatagpo tayo ng proteksyon, ng pagkalinga, at higit sa lahat ng kapayapaan ng ating buhay. And this is the last verse na nais ko pong dalhin sa inyo at dito po ako magtatapos sa Philippians chapter 4. Balikan ko po, Philippians chapter 4, and this is the last verse, verse 6 and 7. Okay. Verse 6 and 7. Pakibasa, sir. Philippians 4, 6 hanggang 7. Ito yung sinasabi sa salin po natin. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat na pangangailangan niyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. 7. Kapag ginawa niya ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso niyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaan ito ay hindi kayang unawain ng tao. Amen. Amen. Ito yung totoong rest natin. Na anuman daw po ang ating mga kailangan, huwag tayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo, sabi niya, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang dimalirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kung tayo po ay lalapit sa Panginoon, kung sa Kanya natin hahanapin ang ating mga sarili, kung sa Kanya natin hahanapin ang mga kulang sa buhay natin, kung sa kay Jesus natin po hahanapin ang kulang na kapayapaan, ang kulang nating mga buhay, gagawin po yan ng Panginoong sakto. Bubuuhin niya po ang ating mga pagkatao. And there is no reason to give up. There is no reason to give up. Sabi ni Jesus, come unto me. Those, sabi niya, kayong mga nangabibigat ang lubas sa inyong mga pasanin at kayo ay aking pagpapahingahin. Purihin po ang Panginoon. Ulitin ko po ang Philippians chapter 4 verse 12. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Verse 13. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. I can do all things through Christ who strengthens me. Sa panahong hindi na natin kaya,
may isang solusyon lang. Sa Diyos tayo lumapit. Amen. Ang solusyon ay panalangin. Ang solusyon ay pananampalataya at pagtitiwala sa may kapal. Maraming pong salamat. Kung tayo man po ngayon ay may mga pagsubok at mga problema sa buhay na pinagdaraanan, iba-iba man po ito, iisang Diyos lang po ang magbibigay ng solusyon at tulong sa atin. At anuman po ang kalagayan natin sa buhay ngayon, problema, pagsubok natin na pinagdaraanan ngayon, sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, matagpuan natin sa Kanya ang kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Sir Bong, tapos na po tayo. Thank you, Amen. Sir. Thank you. Sa salita ng ating Panginoon. Sige, mag-closing prayer na lang tayo. General na lang siguro, Pastor. Afghanistan, yes, may nagpa-pray dito ng Afghanistan kanina para nabasa ko kanina. Okay, sige lang, sige kung po. May mga prayer request kayo, kanina, sir. Sige po, meron ako nakita. Kanina, sir, bago tayo nag-live. Yes po, parang nakita ko eh. Nakita ko po doon sa international news. Ah, okay. Nag-house to house yung mga Taliban. Taliban forces. Yung lahat ng mga tumalikod. Mm-hmm. Yung mga tumalikod sa Muslim belief. Mm-hmm. Iniisa-isa nila yung bahay. Mm-hmm. Pinapatay. Pina-firing squad talaga. I see. Nakakalungkot po ano. Kaya pala. Okay. Sige, Pastor, sama na lang natin. Yung sige po. Okay po. Let's pray. Manalangin tayo, sir. Okay. Panginoon, maraming salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong mga salita. Jesus. Yes, oh Jesus. Lord, alam kong nakikita mo ang aming mga kalagayan. Lahat ng nakikinig at nanonood sa amin ngayon, saan man sila, sino man sila, saang sulok man sila ng Pilipinas o ng mundo ngayon, alam kong kilala mo sila. Alam ko na ang bawat isa ay may mga pinagdaraanang problema. Nakatulad din po namin ni Sir Bong, ng mga kasama namin sa Alpha and Omega, may iba't iba kaming problema. Subalit may iisang Diyos na nagpapalakas sa amin. Panginoon, dalangin ko po, anuman po ang mga pagsubok at mga problema na pinagdaraanan ng bawat isa ngayon, matuto kaming lumapit sa inyo na itiklop ang aming mga tuhod at lumuhod sa iyo, manalangin at magtiwala sa iyong kapangyarihan. Na anuman ang mga pagsubok naming pinagdaraanan, ay magkaroon kami ng tagumpay at ang lahat ng ito ay lilipas. At higit sa lahat, maranasan namin ang tunay mong kadakilaan sa buhay namin. The steadfast love of the Lord never ceases. It is new every morning. Great is thy faithfulness. Ang di nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos ay katulad ng sikat ng araw sa umaga. Ito'y laging sariwa, dakila ang kanyang katapatan. Panginoon, maraming salamat na hindi mo kami nakakalimutan. Maraming salamat na hindi mo kami pinababayaan. Ipinagkakatiwala namin ang aming mga problema, pagsubok at mga sitwasyon sa buhay. Lord, kung meron man po sa amin ngayon na namumroblema sa finances dahil siya'y walang trabaho, natanggal sa trabaho dahil po sa pandemic na ito, Lord, gumawa ka ng kapamaraanan sa kanyang buhay para matugunan ang lahat ng pangangailangang pinansyal. Bigyan mo siya ng trabaho, Panginoon. Ama, kung meron man po sa amin ngayon na nakikinig na dahil sa kanyang mga pagsubok at problemang pinagdaraanan, siya ay nakakaranas ng depression. Lord Jesus, I pray right now na magkaroon kami ng buhay na pag-asa buhat sa iyo. Lord, kung meron man pong nakikinig sa amin ngayon na dahil sa mabigat at mahigpit na problema na kanyang pinagdaraanan sa buhay, naiisip niya na mag-commit ng suicide, in the name of Jesus, Lord, restore unto them the joy of your salvation. Salamat po. At dugtong pa naming panalangin, O Diyos, ang aming mga kababayan sa Afghanistan, ang mga Christians sa Afghanistan na ngayon ay nakakaranas ng mahigpit na pagsubok. Sila'y pinapatay ng mga Taliban, binabaril, anuman ng dahil sa kanilang pananampalataya. Subalit mayroon kaming Diyos na pinaglilingkuran na tunay at apat.
Patuloy mong ingatan at kalingain ang aming mga kababayan at mga kapatiran sa bansang iyan ng Afghanistan at sa lahat ng panig ng mundo ngayon. For all Christians, Lord Jesus, sa lahat ng pastors, prophet, evangelist, apostles and teachers, Christian believers all around the world na nakakaranas ng mga pag-uusig, pagsubok at krisis dahil sa aming mga nararanasan ngayon. We are serving one and great God that will stand for us until our last breath. Hindi mo kami iiwanan. Inilalapit ko sa inyo ang maraming mga mananampalataya sa buong mundo. Lord, gamitin niyo po ang Alpha and Omega online ministry na marami pang mga buhay ang mapalakas at maabot. Dalangin ko sa bansang Pilipinas, Panginoon, maunawaan ng aming gobyerno ang tunay na kalagayan ng tao sa kasalukuyan. Lord, ang takot sa virus ay mapalitan ng pagkatakot sa iyo, Panginoon. Ang pagkatakot at pagkabalisa dahil sa krisis ay mapalitan ng pagtitiwala sa iyo. Salamat sa iyong kabutihan. Pagpalain mo ang bansang Pilipinas. Pagpalain mo ang mamamayang Pilipino. Ibangon mo ang bansang ito sa gitna ng krisis. Hindi lamang dahil sa pandemic, kundi dahil sa kahirapan na namamayani sa bansang ito. Panginoon, ang sumpa ng kahirapan sa bansang ito ay bunga ng pagpili namin, maling pagpili ng mga leader na aming inilulukluk, Panginoon. Kaya nagkakaroon kami ng consequence o pananagutan sa mga bagay na ito. Lord, I am praying. Humihingi ako at dumadalangin sa iyo for a righteous leaders for the Philippines. Mga matutuwid na leader para sa bansang Pilipinas. Mga leader sa bansang ito na may takot sa iyo na hindi isusulong ang interest pang politika, isusulong ang interest ng maraming mga Pilipino. Panginoon, ikaw ang tunay na diwa ng pagbabago. Ikaw ang tunay na diwa ng kalayaan ng bansang Pilipinas sa kahirapan at korupsyon. Salamat po, pagpalain ninyo ang aming bansa at ang lahat ng sambayan ng Pilipino. At sa lahat po maging sa amin pong mga kasama sa Alpha and Omega Online Ministry. Yes, sir. Use us powerfully and mightily in the power of the Holy Spirit. Na magsasalita kami, not in our wisdom, but by the wisdom of the Holy Spirit. Salamat sa iyong kabutihan at kadakilaan sa amin. Purihin ka at dakilain naman. In Jesus' name, amen, amen and amen. Amen. Thank you, Pastor. May pahabol pala, Pastor Alger, para may lagnat na yata. Sige, pasama na lang natin kahit na short prayer na lang. Sige sir, pag-pray po natin si Pastor Alger. Yes, okay. Yes, Lord, Panginoon, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Lord, we pray for Pastor Alger's, Lord, hallelujah. Panginoon, yung kanyang karamdaman right now, Lord Jesus, pawiin mo, Panginoon, yung lagnat o trangkaso in Jesus' name. In the name of Jesus, Lord, from head to foot, Lord Jesus, we declare healing upon healing. For Pastor Rogers, Lord Jesus, ibigay niyo po agad sa kanya ang kanyang kagalingan at agad ibalik ang kanyang kalakasan in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Panginoon, salamat sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong kagalingan ay pinagkakaloob sa aming lingkod at kamanggagawang ito. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig at pagmamahal. In Jesus' name. Amen. 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 Again, thank you, Pastor Tani. Mamayang gabi, meron tayong 7 p.m. na broadcast all the way from Siargao. Surigao del Norte, mamaya makakasama natin kapamilya, viewers po natin. Pastor Renato Parquez, mamayang gabi po siya. Amen. Okay, then. Sige sir, God bless sir. Thank you, God bless Pastor Tani. All the way from Palawan po yan mga kapamilya. Nakasama natin. Yung hapon na ito, this broadcast. Maraming salamat sa mga viewers po natin. Yung ibang mga prayer request po natin na hindi natin nababasa. It's okay. Babalikan na lang po natin mamaya. Ihabol na lang po natin.
sa mga prayer warriors po natin. Andiyan naman nagmo-monitor yung mga prayer warriors po natin. Again and again, God bless us all. So maraming maraming salamat na ife. Bye. Sino pa mga dyan yan? Judith Pascual, Carmen Jimenez, Bing Wahe, Ed Spiteros, Carol Ruth Munato. Thank you, thank you. God bless us all.